nakikita niyo yung background namin, marami sa isa sa legend, iconic yung nawala, nabawasan tayo ng isang kasama sa musician. Haligi ng musika. Oo, isa sa mga pioneer. Ako si SouthBorder. At Picache. Sa likod sila. Picache, just very ready sila. Ito yung inabangan namin. Yung mga kapaces, naipita tayo dito sa isang lamay para magpakita ng suporta sa ating kaibigan na isa sa haligi ng industriya ng musika na si Sir Ed Picache. Malaman natin kung sino yung magiging parte ng ano ng SouthBorder sa mga susunod. Meron tayong susubukang kausapin. Reality at saka buhay-buhay lang. Tingnan natin. So, by the way, ganito po ang lahat ng natutupin namin sa Picache family, sa lahat ng mga nandito ngayon. Sa Faces of Life TV, meron po tayong konting interview kay Sir John Dave. Tama po? John Dave. Siya po yung pamangkin ni Sir Ed Picache, yung kung ating isa sa malaking parte ng industriya ng musika ay pumanaw na po. So, ngayon po ay kakausapin po natin. At tayo po ay nakikiramay sa pagkawala po ng ating isang mahal na musician, kasama po si Papa Jay. Pares po silang Jay. Tama po ba? John Dave. Siya naman ay Jay. Ayan, sila po yung magkaibigan. Magko-question lang tayo sa kanya. Kung sasagutin niya o hindi, it's depend naman po sa kanya. Ano po ulit ang complete name mo? John Dave Picache. Oh, John Dave Picache. Sir, sa pamilya niyo ba lahat kayo musician? 50% or 60 to 70% musician kami. Kasi laki-laki yan ang mga pamilya namin. Simula noon hanggang sa generation.
May mga musician na sumisipot talaga. Oh, sir, sa pagtugtog mo, no, napapansin ko, very professional, napakagaling ng mga pyesa mo. Ano of your videos, napanood, iba yung klase ng ano, may solemn ba siya? Kumbaga iba. Actually, lahat ng nalalaman ko sa music, 70%, 80% galing sa akin. Ito nga, SouthBorder, recently passed na. Siya yung nagturo sa akin simula scratch hanggang sa ano yung nakakaya ko i-produce na sa music. Lahat ng mga idea halos, lahat ng galing sa akin. Oh, sir, nakikiramay kami, sir. Although hindi siguro ganun ka-appropriate yung pag-interview, pero puso din namin ay isa rin ako sa tagahanga ng SouthBorder from the start. Since high school until college, nanonood din talaga ako sa kanila. Nabili kami ng ticket. Isa sila sa mga inahangaan at isa sila sa talagang nag-umpisa sa industriya ng musika. Regarding naman sir sa ano sa pagiging pamangkin ni Sir Ed. Ano naman klaseng pamangkin tayo sa kanya? Actually parang tatay ko na si Ed. Mm. Pangalawang tatay ko na rin sa kanya. At alam mo na sa totoo lang mataas ang panganap sa kanya. Sa totoo lang gusto niya akong pag-aral. Dami niya gusto sa akin. Mahal ko ang kanilang lahat talaga, alam ko sa sarili ko na lahat tatayo talaga para sa akin. Sobra ako napigyan talaga sa mayayari. Nabigla ko lang. Pagkawala ni Sir Ed, may bagong pinto na magbubukas para sa iyo siguro dahil halos na i-transfer niya sa iyo lahat ng kagalingan ba tsaka sa pagtugtog. Sabi ko nga kanina, isa ka sa magaling tumipa ng pyesa. At the same time, pagiging humanitarian ni Sir Ed, medyo nag-interview ako ng konti sa ibang mga taga rito. Si Sir Ed pala ay nagtuturo ng libre. At the same time, gamit pa niya ginagamit. Actually, nagsimula talaga kami. So, grade 6 ako. Nagsimula kami sa banda namin. Marching band. Na siya yung nag-founder siya. Apat lang kami nung una. Yung dalawa kong pinsan niya, pero pa-age halos ko. Then, yung brother ko na isa. Si Jacob. Tapos, ayun. Kasi bata, elementary. So, medyo gusto ko lang yung may tropa. Naghanap kami na namagalap ng miyembro hanggang sa dumami kami. Dumami na. So, umabot kami ng almost 20, no? Then, ayun, natuturuan kami lahat. Then, umabot na sa point na, ayun, konting history lang sa mga gusto na mag-found ng mga gusto na magtayo ng banda ng mga ito. Sir Ed, no? So, meron kabilang banda dito. Banda sa so yung mga bata sa bata doon sa kabilang banda which is naging senior namin kasi college sila that time. Yun yung mga nag-guide sa amin kasi yung senior namin tinudaw parang mga kuya ba tinulungan nila si Amin para mapagod yung banda kasi yun dumami na dumami hanggang sa almost kami 70 yung matanda nile-lesson kami actually dito sa lugar na to kami nile-lesson dito kami. Nile-lesson niya kami lahat. Patulong yung mga senior namin. Libre yung turo namin plus pamirienda pa niya. Siya pa yung kapayan ng mga pagkain namin. Papasok. Lahat. Talaga. Sobrang wala kang maharap na ganun tao. Wala sa kanya yung passion ta. Puso sa musika. Tiyan, ang laki ng kinita niya doon sa laki ng kinita, 760 student. Oo, sir. Dami nun. Palagay na 200 per hour. Magkano mo ano doon? Pero dahil sa pagmamahala sa musika talaga, hindi niya wala sa isang. Yeah. Lahat ng bagay talaga sa aspeto ng buhay ay so ngayon sir, medyo tingin ko sir, magiging isa kang icon eh. Sa nakikita namin, nabivisualize namin sa galing ng tipa mo, sumusunod ka sa yapak ni Sir Ed. Sir, may possibility ba na ikaw ang maging banda papalit para sa saxophone ng SouthBorder? Hindi ko pa
masabi kasi wala pa akong idea. Wala pa akong idea. Madaming magagaling. Madaming magagaling dyan sa Pilipinas na deserving, deserving para sa no, so, sir, pero... Hindi ko naman, sir, isa ka rin sa deserving kasi sa galing mong tumipa, sir, iba. Iba rin naman yung tipaan mo. Mga question pa sa ngayon, hindi, alam ko naman nagdadalamati ka, sir. Hindi naman natin kailangang damihan pa ang question sa iyo. Tsaka, sir, salamat. Napakamalaking pasalamat namin kasi si Faces of Life TV, binigyan mo ng chance na ma-interview ka at makahalubilo kami rito sa burol ng iyong uncle sa huling pagkakataon, eh, masilaya natin siya. So anyway, sir, salamat ng marami sa iyo, sir. Kayo po ay mabuhay at bigyan sana kayo ng chance na makita namin kayo na kayo ang isang part ng banda ng South Border as a saxophone. Salamat, sir, and good luck po sa inyo. Meron po ba kayo may papayo, sir, sa ating mga manonood? Ba't tayo ng profession sa buhay? Saan yung natuturo ko talaga sa pagiging mentor na ako? Yun na siguro ang masusundan mo, sir. Lahat ng tao may kapasidad. Lahat ng tao kaya. Sabi nga yun sa akin, kung palagi kang mag-excuse, walang mag-excuse. Tiwala lang kayo sa sarili mo. Alam ko. Pagkat may naniniwala pa rin sa iyo, siguro hanggang dito muna yung ating interview sa kanya. Siguro pagbigyan ulit tayo sa mga darating na panahon. Soon. Ngayon, nagdadalamhati po siya. Pasalamat tayo, guys. At binigyan tayo ng time. So, sir, yun lang naman. Hindi naman natin patatagalin. At maraming salamat sa iyo. And nakikidalamhati po kami sa pagkawala ni sir. Salamat po. And guys, hanggang dito na lang.